Hello, my loves! Ako po si Pamela Clamil, ang narrator ng Lady Pam. Ang title po ng kwento natin ngayon ay OJT. Simulan na po natin ang kwento. Hindi maikubli ni Sally ang kanyang pananabik dahil malapit na ang kanilang pagtatapos. Kinakailangan lang nilang mag-on-the-job training upang punan ang isang semester nila. Kaya, noong nagsimula ng ilatag ng kanilang mga guro ang lugar kung saan sila mag-OJT at tatnatat siyang mawari kung saang lugar siya mag-OJT. Sana magkakasama pa rin tayo sa OJT, no? Sabi ng isang kaibigan ni Sally. Sana nga at nang di naman ako mabagot. Wika naman ng babae. Nang mga sandaling iyon, napag-alaman na nila ang kanilang lugar na pag-OJThan. Sa kasamaang palad, mag-isa lang si Sally sa lugar kung saan siya mag-on the job training. Gayunpaman, tinanggap niya yon at saka itinuring na swerte dahil may malayong kamag-anak silang nakatira sa probinsyang iyon. Mainam nga iyan para malayo naman ako sa lugar namin ito at tagaroon naman ng isang pinsan ni Mama eh. Tuon muna ako makikituloy. Sabi ni Sally sa kanyang sarili. Makaraan ng ilang araw, naroon na si Sally sa bahay ng kanyang tiya Solitad. Tinanggap siya nito ng bukal sa puso, kaya walang pangambang nasabing babae. Maging ang tiyahin nga niya, isabik nang makapagsimula sa kanyang OJT si Sally at nang makatapos ito sa kanyang pag-aaral. Kapag uuwi ka ng gabi, mainam nang maghanap ka ng masasakyan. Hindi mo kasi alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa daan, kaya mainam nang makapaghanda ka. Sabi ni Aling Soledad niya sa kanya. Dahil madilim na ang paligid noon, nagpa siya silang dalawa na magkapunan. Habang kumakain sila, may kung anong napansin si Sally. Tiya, wala ka bang naaamoy? Tanong ni Sally sa kanyang tiyahin. Napatigil naman sa kanyang pagkain si Aling Soledad. Nagmatsyag siya sa kanilang paligid hanggang napawika siya ng... Hindi! Napakabaho ng dumi ng manok. Ibig sabihin, may aswang sa paligid. Malamang, naakit sila sa amoy mo dahil dayo ka lang dito. Sabi niya, nagsimulang manginig ang katawan ni Sally dahil sa takot. Napatitig siya sa kanyang tiyahin na animo'y inaalam kung anong may papayo nito. Ilang sandali pa, sinabihan siya ni Aling Soledad nabilisan nila ang kanilang pagkain dahil may nagmamatsyag sa kanila. Walang ano-ano, may narinig silang mahinang paghuni ng tiktik. Tila umaaligid yon sa kanilang bahay. Kaya, napasigaw na si Aling Soledad. Umalis kayo rito! Kilala ko kayo! Kaya, huwag niyong pagnanasaang kunin ang aking pamangkin! Magkakamatayin muna tayo! Sa naging sigaw na iyon ng Ali, ay parang lalong nanabik ang mga aswang. May lumapag sa ibabaw ng bupong. Mayroong kumahig sa silong ng kanilang bahay. At saka may kumakalusko sa dingding. Sa kadahilan ng iyon, pumasok si Sally sa loob ng silid. At saka nagtalukbong ng kumot. Naiwan naman sa kusina ang kanyang tiyahin na walang tigil sa kakasigaw at kakamura. Makaraan ng humigit kumulang 15 minuto, naging tahimik ang paligid. Nawala ang mga paghuni at ang mga ingay na gawa ng aswang. Kahit paano, ay naging kampante na rin si Sally. Kaya, lumabas siya sa silid. Tiya, aswang ba talaga ang mga iyon? Tanong ni Sally. Oo, malamang naamoy ka nila, kaya sumugod sila rito. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi rin naman magtatagal ang kanilang ginagawa. Sabi ni Aling Soledad. Nakaramdam ng pangamba si Sally. Kaya, naisip niyang umuwi na lang sa kanila kinabukasan. Subalit, naisip din niyang di siya makakapagtapos kung gagawin niya yun. Kailangan kong makapag-OJT para makatapos. Sabi niya sa kanyang sarili. Dahil sa pagnanais niyang makapagtapos, nanatili siya sa bahay ng kanyang tiya Soledad. Kahit alam niyang maraming aswang doon, hindi siya nagpadinag. Naisip niyang kailangan niyang mapunan ang oras ng kanyang OJT
upang di siya magkaroon ng problema. Makalipas ang ilang araw, nag-OJT na si Sally sa isang restaurant. Hindi naman iyon kaanong kilala at wala rin kaanong customer, kaya di siya nahirapan. Dahil likas siyang palakaibigan, hindi siya nahirapang makisama sa mga nagtatrabaho roon. Huwag na huwag kang makikihalubilo sa ibang customer dito, lalo na kung sasapit ang gabi. Hindi mo alam ang pagkatao nila, sabi ng isang may katandaan na niyang katrabaho. Bakit naman po? Tanong ni Sally. Ang iba rito ay aswang at nagkukunwaring normal na tao lang. Basta, kung ako sa iyo, gawin mo na lang ang pinag-uutos sa iyo at huwag mong pakikialaman ang mga bagay-bagay rito kung di man lang ipinagkakatiwala sa iyo. Payo ng katrabaho ni Sally. Napatango na lang si Sally at saka isinaisip ang sinabi ng kanyang katrabaho. Noong mag-isa na lang siya noon, napaisip siya. Ano kayang ibig niyang sabihin? Tanong ni Sally sa kanyang sarili. Lalo lamang na kuryoso ang babae sa kakaibang ikinikilos ng iba niyang katrabaho. Tama bang naging desisyon ko na dito ako mag-OJT? Noong matapos ang unang araw ng pag-OJT ni Sally, nagpa siya na siyang umuwi sa bahay ng kanyang tiya Solitad. Dahil padilim na noon ang paligid, nagdali-dali siyang tumungo sa sakay ng tricycle. Nang medyo nakakalayo na siya sa restaurant na yon, naisipan niyang lingunin at laking pagtataka niya noon nang makita niyang iilang mga kalalakihan na may dinalang limang malalaking sako sa loob nun. Pinagtulungan pa nila iyon na anim ay mabibigat ang mga yon. Nagmadali siyang tumungo sa may sakay ng tricycle at sa kabutihang palad, mayroon siyang nasakyan kaagad. Habang pauwi, hindi maiwasang isipin ni Sally kung anong laman ng limang sakong dinala sa loob ng restaurant na yon. Noong makarating si Sally sa bahay ng kanyang tiyahin, nagsimula na siyang maglakad sa bahay nito. Dahil madilim na ang paligid, nagmadali siyang umuwi. Habang naglalakad, may kung anong napansin si Sally. Tila kasi may mga matang nakamasid sa kanya. Ano kayang nararamdaman kong ito? Hindi maiwasan ni Sally ang mataranta, lalo pa at nalaman niyang mag-isa lang siya sa daan. Paglipas ng ilang sandali, napalingon na lang si Sally dahil may narinig siyang kumakaluskos. Inakala niya na pusa lang iyon, kaya sinipat niya iyon ng mabuti. Walang ano-ano, nagulat si Sally nang may makita siyang malaking aso na nagpapaga ang mga mata. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa batok, kaya sumigaw siya ng ubod ng lakas. Tumakbo rin siya pauwi sa bahay ng kanyang tiya Solitad, kahit na madilim na ang kanyang dinaraanan. Tulong! May aswang! Sigaw niya noong may madaanan siyang mga kabahayan. Pumukas lang ang mga kabahayan doon at saka dumungaw ang mga tao sa kanika nilang bintana. Subalit, ni isa sa kanila ay walang bumaba upang tulungan siya. Habang tumatakbo si Sally, ay alam niyang hinahabol siya ng malaking aso. Napabuntong hininga na lang siya noong makarating siya sa tapat ng bahay ng kanyang tiyahin. Tiya! Tulong! Hinahabol ako ng aswang! Sigaw ni Sally. Dali-daling pumapa si Tiya Solitad at may dala ng itak. Sinalubong niya si Sally at saka napasigaw. Hoy aswang! Halika rito! At tayong dalawang magtutuos! Napatitig siya sa di kalayuan at nakita niyang isang malaking aso na nagpapaga ang mga mata. Naglalaway din iyon ng walang tikil, kaya lalong tinapangan ng ali ang kanyang loob. Sige, halika! At nang malaman mo kung anong hinahanap mo! Sigaw pa niya. Iwinasiwas na ng ali ang kanyang hawak na itak. Sa kabutihang palad, natakot ang aswang at tumakbo papaalis. Noong mga panahong iyon, inakay ni Aling Solidad ang kanyang pamangkin papasok sa loob ng bahay. Noong naroon na sila, tuluyang napagulgol si Sally dahil sa matinding takot. Inalus siya ni Aling Solidad at saka nagwika ng, "Huwag mong ipakitang natatakot ka sa kanila. Kapag ka nalaman nilang takot ka sa kanila, lalo kanilang tatakutin."
sabi ng tiyahe ni Sally sa kanya. Pinahira naman ni Sally ang kanyang luha at saka napatango sa kanyang tiyahin. Ah, ewan ko nga ba kung bakit hinahabol niya ako. Isa pa po, ang aking pinag-OJT-han parang may lihim na ikinukubli. Sabi ni Sally. Napatanong pa si Aling Solitad kung saang restaurant siya nagte-training. At tong sabihin ni Sally, napalunok siya ng kanyang laway. Huwag kang papayag, nasa gabi ka nila pag-OJT-hin. Napakunot noon naman si Sally sa sinabi ng kanyang tiyahin. Dahil doon, tinanong niya ito kung anong dahilan. Hindi sumagot si Aling Solitad. Nagpayo na lang siya sa kanyang pamangkin na palaging mag-iingat. Tumaan ang ilang araw at umabot na sa 2 linggo ang pagte-training ni Sally sa nasabing restaurant. Subalit kahit na ganoon, wala pa naman siyang nararamdamang kakaiba sa loob nun. Isang beses, malapit ang matapos ang kanyang ginagawa ng araw na iyon. Maya-maya, makakauwi na ako nito. Nakangiting wika niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano, lumapit sa kanyang tagapangasiwa ng nasabing restaurant. Nakangisi iyon ng abot tenga kay Sally. Kaya, nakaramdam ng bahagyang takot ang dalaga. Mamaya, maraming mga customer na pupunta rito. Hihilingin sana kitang tumulong dito. Susweldohan na lang kita para sa serbisyo mo rito. O ayos pa yan? Sabi ng tagapangasiwa. Napalingon si Sally sa palikid. Nakita niyang katrabaho niyang may katandaan. Umiiling iyon na 6 sumesenyas na huwag siyang pumayag. Sige na, sa gabing ito lamang. Kulang kasi kami ng tauhan eh. Ikaw agad ang aking naisip na pakiusapan. Sige na, payag ka na. Dagdag pa ng tagapangasiwa. Agad nakaramdam ng hiya ang babae. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, napatango siya. Sige po. Napangiti ang tagapangasiwang iyon kay Sally at saka tinapik siya nito sa balikat. Salamat ng marami. Wika niya at saka umalis. Nang medyo malayo ng tagapangasiwang iyon, lumingon siya kay Sally. Kitang-kita ng dalaga na napangisi iyon habang nakatitig ng mabalasik sa kanya. Kaya agad siyang nakaramdam ng takot. Hindi niya alam, pero parang may kahulukan ang mga ngiti niyang iyon. Bahala na nga. Kailangan ko rin naman ng pera eh. At para may panggastos ako sa aming graduation. Tamang-tamang alok niya sa akin. Sabi pa ni Sally sa kanyang sarili. Habang abala siya sa kanyang pagpupunas ng mga plato, lumapit ang matandang katrabaho niya sa kanya at saka bumulong. Pumayag ka ba? Tanong nito. Opo. Wala na kasi akong magagawa eh. Dahil nahihiya ako sa kanya. Wika ni Sally. Napalunok pa siya ng kanyang laway habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng kanyang katrabaho. Sana di ka pumayag. Baka di kayanin ang puso mo ang kung anumang matutuklasan mo rito. Sabi nito. Lalong nakaramdam ng pangingilabot si Sally. Sinabi niyang uuwi na lang siya ng walang paalam. Subalit, pinigilan siya ng kanyang katrabaho. Huwag na huwag kang uuwi kung papakiusapan kanyang tumulong dito. Pakasundan ka nila sa bahay niyo at sapilitang kunin. Wika pa ng katrabaho ni Sally. Lalong nakaramdam ng takot ang dalaga noong mga panong iyon. Pinigilan na lamang niyang kanyang sarili na maihi dahil nahihiya siya. Sige po. Ako pong bahala. Kaya ko po ito. Isang gabi lang naman po ito eh. Sabi pa ni Sally. Tumango sa kanya ang babae at saka umalis na. Noong mag-isa na lang si Sally sa kanyang pwesto, napaisip siya kung anong ibig sabihin ng kanyang katrabaho. Minadali na lang niya ang kanyang trabaho at saka pumunta sa silidpahingahan. Noong naroon na siya, hindi niya lubos maisip ang kanyang pinasok. Pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang napapansin niyang kakaiba sa nasabing restaurant. Subalit, hindi iyon maarok ng kanyang isipan. Kinagabihan, noong pauwi na ang mga kasama sa trabaho ni Sally, naiwan siya roon.
bago pa man umalis ng may katandaang katrabaho ni Sally. Lumapit pa iyon sa kanya at saka muling bumulong. Mag-iingat ka rito. Ang lahat ng dayong makikita mo ay mga aswang. Seryosong wika ng babae. Sige po. Kinakabahang wika ni Sally. Agad na nakaramdam ng matinding kilabot ang babae habang iniisip ang sinabi ng kanyang katrabaho. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging kapalaran doon. Kaya sinimulan niya ang kanyang pagdarasal. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pananalangin nang kumatok ang kanilang tagapangasiwa. Sally! Sally! Pagtawag nito. Agad tumayo si Sally at saka binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanyang kanilang tagapangasiwa na parang wala sa ayos ang itsura. Tatanungin pa sana iyon ni Sally kung ano ang nangyari sa kanya. Subalit, nakaramdam siya ng hiya. Halika na! At marami pa tayong magiging trabaho doon. May mga dayo kasing pupunta rito mamaya. Sabi ng tagapangasiwa. Tumango na lang si Sally sa kanya. At saka sinabi nitong susunod na siya. Bago pa man umalis si Sally, sa silid na iyon, napalingon siya sa nakasabit na kalendaryo. Hindi niya maiwasang mahintakutan nang makitang kabilugan pala ng buwan ng gabing iyon. Hindi kaya totoo ang sinabi ng katrabaho ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Sinubukan niyang isawalang bahala na lang iyon at saka sumama na sa kanyang tagapangasiwa. Inakala ni Sally na papupuntahin siya ng kusina. Subalit, nagwika ang kanyang amo. Hindi ka dapat dyan. Piling tao lang ang pinapapasok ko riyan. Baka hindi mo makayanan ang kung anumang nariyan. Seryosong wika ng tagapangasiwa. Napatango na lang si Sally at saka tinanong ang amo nito kung ano ang kanyang gagawin. Ikaw na lang ang maghahatid ng pagkain ng ating customer. Ikaw ang napili kong tumulong dito ngayon para naman bago sa kanilang paningin. Dahil dyan, lalo tayong kikita. Sabi ng tagapangasiwa. Sa kadahilan ng wala pang nalutong pagkain, naghintay na muna ng ilang sandali si Sally. Napatingin siya sa kanyang relos at napailing na lang noong malaman niyang alas 6 na iyon ng gabi. Noong mga panong iyon, nakaramdam ng kilabot si Sally. Alam niya na madilim na talaga ang paligid. Kaya, posibleng pagkaraan lang ng ilang minuto ay darating na ang mga dayong customer. Habang nakatulala at saka nag-iisip si Sally, tinawag siya ng isang tagapagluto. Matabang babae iyon na may nakabuwaghag na buhok at saka sirasirang ngipin. Sally, halika muna rito at tulungan mo ko. Napalingon ng babae dahil doon. Ang sabi po ni amo, hindi raw po ako po pwede riyan dahil baka di ko kayanin. Wika niya, umiling ang matabang babaeng iyon at saka muling nagsalita. Sandali lang naman ito. Pagkatapos nito, pwede ka nang lumabas ulit. Wala nang nagawa si Sally, kundi ang pumasok sa silid kung saan sila nagluluto. Pagpasok niya roon, agad siyang napatakip ng kanyang ilong. Napakabaho kasi roon at saka napakalansa ng palikid. Ano bang tulong ang pwede kong maitulong rito? Tanong nito sa tagaluto. Pabantayan muna itong niluluto ko. Naiihi kasi ako. Mabilis lang ito. Wika ng matabang babae. Tumango sa kanya si Sally at saka umalis na siya. Noong wala ng matabang babae, nagpalinga-linga si Sally. Ito pa lang lihim ng kusina nila. Tiningnan niyang iniluluto ng matabang babae at di niya napigilan ang kanyang sariling maduwal noong makitang naglalaki ang bituka na nakasalang sa apoy at pinapakuluan. Mukhang di naman ito bituka ng baboy ha. Sinubukan niyang halu-haluin iyon at halukayin. Laking gulat na lang niya noon nang makita niya ang balat sa mukha ng tao. Hindi! Pulalas niya. Nabitiwan pa niyang kanyang hawak na santok at saka napatras. Sa matinding gulat ng babae, hindi niya akalaing masasaling niyang isang malaking drum na nasa gilid. Tumila pa ng takip nun. Kaya, biglang sumingaw ang napakalansa
at nakakasulasok na amoy sa paligid. Ano ba naman ito? Napalumpasay siya sa sahig, dahil doon. Nakaramdam ng kaba si Sally. Subalit kahit na ganun ang kanyang pakiramdam, lalo pa rin umiibabaw ang pagkakuryoso niya. Ano kayang laman ito? Tumayo siya at sa kadahan-dahang sinilip ang laman ng drum. Ano iyan? Biglang wika ng matabang babae. Tumoble ang kaba ni Sally noong mga panong iyon. Lumakas lalo ang pintig ng kanyang puso dahil sa takot. Dahan-dahan niyang nilingon ang matabang babae na noon ay mabalasik na nakatitig sa kanya. Wala po. Nasaling ko lang kasi ang takip ng drum na ito. Wika ni Sally at dahan-dahan niyang pinulot ang takip ng drum. Agad niyang pinalik iyon at saka tiningnan ang niluluto ng babae. Maaari ka nang lumabas, sabi ng matabang babae. Kinakabahang napatango naman si Sally at saka walang lingon-lingon na lumabas sa silid na yon. Pagkalabas niya, tumiretso siya sa banyo at saka doon siya napaduwal. Hindi niya kasi masikmura ang kanyang nakita sa loob ng drum. Maraming mga putol-putol na parte ng katawan ng tao ang naroroon at lumalangoy pa iyon sa mga itim-itim na dugo. Ano ba naman itong napasukan ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Nasa ganoong sitwasyon siya nang marinig niyang boses ng kanilang amo na hinahanap siya. Dahil doon, pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at saka lumabas na ng banyo. Narito ka lang pala, Sally. Halika't samahan mo ako. Paparating ng mga customer natin. Wika ng amo ni Sally sa kanya. Napatango naman ang babae at saka sumama na sa kanyang amo. Pagdating nila sa mismong silid kung saan naroon ang napakaraming mesa para sa mga kumakain, napalunok ng kanyang laway si Sally. Nakita niya kasing may mga paparating na mga dayo. Subalit, hindi sila nakasakay sa mga kotse, kundi mga naglalakihan silang mga aso na nagpabaga ang mga mata. Sila po ang mga customer ninyo? Tanong ni Sally na may halong takot. Mula pa sila sa kabilang bayan. Nagulat si Sally dahil tila naging karalkal ang boses ng kanilang tagapangasiwa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kaya dahan-dahan niyang nilingon iyon at laking gulat niya noon nang makita niyang mukha ng kanyang amo. Ang kanyang mga buhok ay nakabuhaghag. Ang kanyang mga mata ay nagpapaga at nagkaroon siya ng panghil. Ma'am? Tawag ni Sally. Tumingin sa kanya ang kanyang amo at saka napangisi. Halika, salubungin natin sila. Kahit na nakakaramdam ng takot si Sally, sumama siya sa kanyang amo. Alam niya na kapag di siya susunod sa kagustuhan ng kanyang amo, siya ang magiging hapunan ng mga yon. Pumasok ang mga aswang na iyon sa loob ng restaurant. Nang nasa loob na sila, kitang-kita ni Sally ang pagpapagong anyo ng mga aswang na iyon. Kunin mo na ang mga lutong ulam doon at ilagay mo rito sa harapan para malaya silang makakapili ng gusto nila, sabi ng amo niya kay Sally. Noong naglalakad na si Sally patungo sa silid-lutuan, napalingon pa siya sa mga bagong dating. Napalunok siya ng kanyang laway at tali-taling umalis dahil nakita niyang naglalaway ang mga aswang na iyon habang papalapit sa kanya. Agad na kinuha ni Sally ang lutong ulam at saka inilagay sa harap ng mga dayong iyon. Inamoy-amoy nila iyon at halos di nila napigilan ang kanilang sarili. Agad silang kumuha ng kanilang mangkok at saka hinati-hati nila ang laman ng kalderong iyon. Pigil-hininga si Sally habang tinitingnan ang mga aswang na iyon na pinagsasaluhan ng mga lamang loob na di naman niya alam kung luto iyon o hindi. Nakatayo lang doon si Sally at sa kalihim na natatakot. Habang nakatulala siyang nakamasid sa mga kumakain, biglang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Nilingon niya iyon. Subalit, laking gulat niya noon nang kagatin siya nito sa kanyang braso. Ang bango mo! Ang sarap ng dugo mo! Karalkal na wika noon. Dahil sa takot ni Sally, bigla siyang napasikaw. Dali-dali namang lumapit ang amo niya sa kanya
at saka inawat ang lalaking kumagat kay Sally. Huwag mo siyang pakialaman! Sigaw nito. Subalit, tila di nakinig ang lalaking iyon. Muli niyang sinubukang sunggaban si Sally. Noong mga panahong iyon, hinawakan ng amo niya ang kanyang sukat. At sa di maipaliwanag na dahilan, agad na naghilom ang sukat na gawa ng pagkagat ng aswang. Dahil sa ginawa ng lalaki, tumayong ibang aswang sa kanilang upuan. Umangil ang mga iyon at sa isang pagkisap ng mga mata ni Sally, nasa tabi na sila ng lalaking kumagat sa kanya. Hinila nila iyon at pilit na inihiga sa malapit na mesa. Sigaw ng sigaw ang aswang na iyon at pilit na nagpupumiklas. Subalit, wala siyang nagawa. Kahit na buhay pa siya, pinagsaluhan ng ibang aswang ang kanyang mga laman. Hiyaw lang iyon ang hiyaw, habang unti-unti siyang nawawala ng buhay. Hindi kinaya ni Sally ang kanyang nakikita, kaya napapikit siya ng kanyang mga mata. Walang ano-ano, tinawag siya ng matabang babae. May isa pang putahe na kakaluto lamang. Kahit na nanginginig ng buong katawan ng babae, nilapitan niya iyon at saka kinuha ang sisidlan. Hindi napigilan ni Sally ang masuka nang makita niya ang mga balatang tao na naroroon sa lagayang iyon. Diyos ko! Ano itong pinasok ko? Pulilas niya. Narinig niyang tinawag siya ng kanyang amo, kaya mabilis siyang lumapit doon at saka inilagay sa isang mahabang mesa ang putaing iyon. Agad din siyang napatingin sa aswang na kinain ng mga kapareho nilang aswang. Napailing na lang siya nang makitang kalansay na lang ang natitira roon at simot na simot ang kanyang laman. Noong mga panahong iyon, nagdasal na lang si Sally. Diyos ko! Sana matapos ng gabing ito! Gusto ko nang umuwi! Wika niya. Narinig ng kanyang amo ang binubulong niya. Kaya, inilapit nitong kanyang bibig sa tenga ng babae. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ito. Basta, pangako. Walang makakagalaw sa'yo rito. Seryosong wika ng babae. Napatango na lang si Sally sa kanya. At sa kalubos na nagtiwala sa mga salitang binitawan nito. Noong mga panahong iyon, napatingin si Sally sa kanyang relos. Namulagat ang kanyang mga mata. Dahil di siya makapaniwala na mag-aalastos na pala iyon ng madaling araw. Isang malalim na paghinga na lang ang kanyang nagawa. Dahil nagawa niyang lampasan ng hating gabi, nakasama ang mga aswang at wala namang masamang nangyari sa kanya. Maya-maya, aalis na sila rito. Wika ng amo ni Sally sa kanya. Napatango na lang siya at saka napatingin sa mga aswang na abala sa kanilang pagkain. Makaraan ng ilang sandali, tumayo na ang mga aswang. Nag-iwan sila ng isang maliit na maleta sa mesa at saka nagpaalam ng umalis. Muli silang nagpalit ang anyo sa pagiging aso at saka mabilis na umalis sa nasabing restaurant. Noong wala ng mga aswang, doon na napanatag si Sally. Maging ang kanyang tagapangasiwa ay nagbago rin ng anyo at naging normal na tao na lang. Nilapitan nila ang maletang iyon at saka binuksan. Napanganga na lang si Sally noon nang makita ang napakaraming pera. Kumuha ang amo niya sa perang iyon at saka inabot kay Sally. Ito ang para sa'yo. Bayad ito sa pagtulong mo sa gabing ito. At sana, huwag mong ipagsasabi ang lihim ng restaurant na to. Napangiti na lang si Sally roon. Nagdalawang isip siyang tanggapin iyon. Subalit, ipinagpilitan ng amo niya iyon. Dahil sa hiya, tinanggap iyon ni Sally. Hindi niya alam, pero nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi dahil nag-isip siya ng masama tungkol sa kanyang amo. Dahil gabing-gabi na iyon, inihatid na lamang si Sally ng kanyang amo. Sa kabutiang palad, kising pa pala si Aling Sulitad. Kaya, buong pag-aalala siya nitong sinalupong. Kahit na may habili na sa kanya na huwag ipagsasabi ang kanyang saksihan, hindi napigilan ni Saling isiwalat sa kanyang tiyahin ang mga nangyari. Maging ang babaeng iyon ay nakaramdam ng pangingilabot. Pinayuhan niya si Sally na lumipat na lang ng pag-OJT-han
upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Mahirap nang manatili ka rito. Baka sa susunod, malala pa ang mararanasan mo rito. Baka ako pang sisihin ng mga magulang mo kung nagkataon. Sabi niya. Nang araw ring iyon, umuwi si Sally sa kanilang bahay. Pumunta rin siya sa paaralan niya at saka sinabi sa guro niyang lilipat siya ng kanyang pag-OJT-han dahil di magandang kanyang napili. Pinayagan siya ng kanyang guro at nagpa siya na lang siyang sa malapit na lang ipagpapatuloy ang kanyang pagsasanay. Alam niya na kung sa malayo naman, baka maulit pang kanyang naranasan. Dahil sa nangyari sa kanya, nagpagawa sila ng panangga ni Sally laban sa aswang. Dahil doon, wala ni isang aswang ang nakakalapit sa kanya hanggang sa nagawa niyang tapusin ang kanyang pag-OJT. Hindi na siya kailanman bumalik pa sa restaurant kung saan siya unang nagsanay sa takot na baka maging biktima siya ulit ng mga aswang doon. Hello my loves! Favor naman po, huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Salamat po!